guys, welcome back to my channel, Just Automotive. Mga guys, component ng clutch. Ngayon mga guys, busy ka. Bago nating ano? Ito inaayos ko yung ito. Bago nating yan ang tanong, sir. Pagsabihan mo yung ano, yung driver. Pagsabihan mo yung driver, anong ginawa niya sa clutch? Nasunog. Sige sir, naka-video po ito. Sige sir, picturean mo, sige ba? Kinahanan ko na lang, bossing. Ito ba? Okay, sige po, opo. Okay, sige boss. Ayan mga guys, kung ano po, narinig niyo yung usapan, kawawalit lang po ito, kaya sabi ko po, itanong natin sa driver kung anong nangyari dito. Kasi mga guys, yung ano po kasi, yung makina na yan, yung GD na yan, super power yan, kahit rangkadamo ng tarsera, kakayanin po niyan, pero mangyayari ganito. Yeah, reminder lang po mga guys, ang makina ng GD engine, hindi po biro po niyan, kahit urang kadamo ng kwarta, kakayanin po niyan. Ayan, medyo huwag natin magtagal dito. Ito po, second time. Yung una, ganito rin nangyari. Pangalawa, ganito pa rin. Ito, pangatlo na po ito. Ayan, nakalagay Toyota. Ayan. Kung kumuha kayo ng VS mga guys, look, kay New Bay. New Bay baka naman, yan. Genuine siya, Toyota. Okay. Ayan o. Yan, ngayon mga guys, ulitin natin kasi may ikot po niyan. Tanggalin natin. Tandaan nyo ba kung nagpabalit po kayo ng clutch pressure plate, dapat po matanggal nyo po yung ano rito, yung langis. Kasi ba kung hindi nyo natanggal yung langis dito na nakapahid, kakaproblema ang clutch nyo, sumasabit. Kaya minsan yung mga iba bakit ganun, bago naman, pero meron yung time na sumasabit kasi ba kung may langis po niyan, kung uminit yung langis, namumuo nun, didikit po dito. Instead na sliding na nangyayari, hindi. Ayaw bumitaw yung lining dito. Sumasama pa rin ito. Kaya kakaroon ng hardship. Okay, naka-English pa tayo dun ah. Okay mga guys, ganun na lang po. Mamaya, itong trooper natin, panoorin nyo ito. Ilive natin ito mamaya. Okay. Dito na lang tayo. Mga guys, nasalpak na yung transmission. Yan, nilalagay na lang yung mga tornilyo. Tapos yung yan, propeller at saka yung cross member. Ngayon mga guys, ito po yung pinang sentro natin ng pag-usapan uli natin to. Itong pyesa, nakakahon na. Ito po, kanina, sabi ko nga po, ang makina po ng GD engine, yan, genuine Toyota. Ang makina ng GD po, kahit rangkadamo mo ng segunda, tersera, walang reklamo ang makina, kaya nyo kung ipamanoobra ang transmission. Pero, ito ang mangyayari, mapipilit po siya. Maharos. O kaya mabubudpod dahil yung makina mo walang reklamo niyan. Ibibigay niya kung ano yung gusto mo. Kaya ganito yung mga guys, kaya yung tanong kanina ni sir, ano daw nangyari? Kaya sabi ko, itanong natin sa driver sir. Pero minsan mga guys, dahil ambulansya po ito, hindi natin maiwasan. Kung ang driver po talagang kailangan una ihataw. Kaya ganito nangyari. Kaya yun, siguro po mga guys, next video ipakita po kung paano tayo kasi meron mga guys, meron tayo nito itong, alam nyo po nung since ito po kasi gamit po ng ng high ace na old school o kaya yung mas luma kasi po ito, itong sasakyan na to, yung GD meron pong pilot bearing na nakalagay dito sa dulo nito. Pero, ito, utol.
hindi ko ulit pinakita kasi oh, yun, nagmamadali tayo, kailangan matapos ito kasi servisyo po ng barangay, kailangan pong magamit po ito ng ano, ng minuminuto, may tumatawag, oras-oras, kaya kailangan na kailangan matapos kasi po, ulitin natin, pang public servant po itong ano, sasakyan na to. Hindi natin pwedeng dahil sa kablablag natin, baka marami pang buhay na ililigtas o kaya maisosurvive, yun, parang ganun lang. Kaya yun, hindi ko na isa-isa, pero siguro sa magkakataon, kung mabigyan tayo ng magkakataon, paliwanag ko rin po ito. Ito po kasi mga guys, ulitin natin, kaya po nabilisan tayo naglagay ng transmission, meron po ano po ito, sinesentro ko po ito. Ito yung ginagawa namin panentro. Exacto po ito. Yan o. Ito po kasi mga guys, ito po ang dulo po nito. Ano? Bearing. Ay yung tinatawag na pilot bearing. Pero itong GD engine mga guys, wala po ito. Tutol po ito. Kaya kailangan pa rin natin mag-sentro. Kasi kung hindi tayo nag-sentro, eh sa laki ba naman ang transmission ng GD, parang isang dipa. Kung parang 4 feet o 3 feet yung haba, huwag hindi natin may salpak. Eh alam nyo na po yung gamit natin dito, manual lang, mano-mano. Yung wala tayong lifter dahil hindi pa natin na-i-install dahil yun nga, wala tayong oras. Yun lang mga guys, ito lang muna natin dito. Yan, ilalagay na ni Sir Jester yung ano. Ano Sir? Yan, yung crossmember, yung sumasalo sa transmission. Yan, tapos lumaya, propeller. Alarga na tayo. Under na tayo. Dahan-dahan. Eh kung yung kamay mo, mabagsakan niya sa bigat niyan, magiging luya yan. Sige. May luya sa palengke. Ikapit ako. Slowly, what's your name? Yan, ganito tayo din mga guys. Gapang-gapang lang. Minsan po kasi yung gapang-gapang, ano mas effective. Kesa yung nakalipter. Baka yung nakalipter, oh, wagsakan tayo eh yung gawang-gawang. Hindi halata. Eh, dua. Dua ba yung angasta? Hindi dyan, bango. Yeah, silipin natin yung makina naman guys. Ayan. Ayan, GD engine. Nakano na po tayo rito? Yung original niya, na lining, yung pangalawa na lining, ito yung pangatlo. Pero naman mga guys, 2024. Ahan. Kung hindi kayo mag-iingat mga guys, walang problema, makakapera ako sa inyo. Eh kasi, 2024 po ito, wala bang isang taon nakadalawa ng baba. Kasi yung original niya, isa. Pinalitan natin, dalawa, pangatlo. O, diba? Pero sabi ko mga guys, ambulance po ito, hindi natin masisi kasi minsan kahit madaling araw, anong oras, yung pagmamadali, kagigising mo lang, wala ka sa mood, hataw agad. Nasabi ko po na kahit rangkadaan mo ng tercera, segunda, full power yung GD engine, kayang-kaya niya, pero naman sumusurrender po yung parts. Kaya yun, hanggang dito lang po tayo mga guys. Dito na tayo sa ating trooper, dahil itong ating trooper mga guys ay kailangan natin ng tatlong araw. Kaya kung wala akong may vlog ng tatlong araw, alam nyo na po yun na meron tayo binuntahan. Okay mga guys, GD KD engine 56. Don't forget po to subscribe, like and share. Maraming salamat.